aking puso at isipan. Pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Nasa banal na panahon po tayo ng Kwaresma, tinatawag po tayo na lalong magdasal, mag-ayuno at magkawanggawa. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal, na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwi na sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natataan mo na daan nabwa kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako'y iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas
Ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa muumuusig sa sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Lord, thank you. Magsitayo na po ang lahat. Sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Doon ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig silang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makaiinom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo, ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang masusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya
mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa ating misa at prosesyon kahapon. Alang-alang kay San Roque. Paliwanag ko na muna ang salita ng Diyos. Puspusin mo kami, kupkup, San Roqueng kapalar ay puspos. Salamat. Pasensya na. Nakakalimot na tayo eh. Binabalikan ko yung linya. Yun. Salita ng Diyos, pag-uusig. Jeremias, kawawang kawawa. Yung mga masasama, mabuti siya. Ang ginagawa sa mabuti, masama. Ha? Ang kapritsyuhan, ang pagsasabwatan ng mga masasama, ginagawa sa isang mabuting tao. At nagdadasal na lang si Jeremias, Panginoon, sagipin mo ako. Sa ating ebanghelyo, sinabi niya, ito, kadalasan, magpapakasakit, kamatayan. Dito, may detalye yung misteryo Paskwal. Medyo maspino ang mga detalye. Ano ibig sabihin? Ipagkakanulo, tatraydurin, hahatulan ng kamatayan, ibibigay sa mga Hintil, sa mga Romano, tutuyain, hahagupitin, ipapako sa krus. Yung tutuyain, hahagupitin, ipapako sa krus. Dati sinasabi, mamamatay. At sa ikatlong araw, mabubuhay na maguli. Nagtatapos ito, kasi naman, parang sinasabi na yung mahalaga. Hindi naman naiintindihan ng mga nakikinig. Pwede po ba yung dalawang Juan? Sina Santiago at si Juan. Pwede ba silang lumuhod pa yung nanay? Lumuhod pa? May paluhod-luhod pa? O ano ibig sa... Ano gusto mo? Lumuluhod-luhod pa? Pwede ba yung mga anak ko sa kaliwat kanan ninyo, sa inyong karian? Parang sa politika? Hindi ba? Para sa politika. Sabi ni Jesus, hindi nyo naintindihan ang pinagsasabi ninyo. Kung sasama kayo sa akin, maiinom nyo ba'ng dalawa ang kopa ng hirap? Tanong niya. At gusto nyo maging mataas na tao? Pwes, maging alipin kayo sapagkat ang anak ng tao hindi pumunta dito upang paglingkuran at makakuha ng mga pribileyo. Kung hindi maglingkod at mag-alay ng buhay sa katubusan ng marami. Pagnilayan po natin ito, mga kapatid. Pag-aalay ng buhay, pagsasakripisyo. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo, at ni San Jose, salamat muli sa ating mga santo na sa pandemya, Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque. Nawa po, isabuhay natin ang sakripisyo ni Jesus, ang kanyang pagbibigay ng buhay, ang kanyang pagmamalasakit para sa ating kapwang nangangailangan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Tugon po natin, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan
naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit naway, maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay na kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin sa kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang wagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang mali na kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at asalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng mga pangako sa binyag na ikong ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin.